the realization that I was used as a tool for the imprisonment of Senator Leila de Lima. Nakita ko at naranasan ko naman ang sakit at paghihirap na kanyang, sa kanyang pagkakakulong. At tumingin na ako ng kapatawaran at pagsisisi sa aking pagkakamali. And the restoration of our friendship is the most important than politics. At ang buhay na naranasan ko sa kulungan ay yan ang lakas na aking kinakapitan upang makamit ko ang hustisya at lalo kung magtutulungan ang kapareho kong mga whistleblowers at para sa susunod ng mga taong malakas ang loob na ipagtanggol ang mga naaapi. I will assist and help BBM administration para mabigyan ng hustisya ang mga biktimang katulad naming Marina upang ipakulong ang mga taong sakaling upang ipakulong ang taong walang kusyekon ng mga ng mga taong walang konsyensya at pumatay at magpakulong ng mga inosenteng tulad ko. As I have said earlier, I quote again 2 Timothy 4:7. I have fought the good fight. I have finished the race. Nagyakapan kami, tapos sabi niya sa akin, ay sabi ko sa kanya, stay strong. Pareho tayo. Sabi niya, mas stronger ka sa akin dahil ang anak mo, nakikita mo, magkasama kayo. Ako nag-iisa dito. Pero sabi ko, just be strong. Malapit kang ano ng Panginoon. We just keep the faith. Ano sabi mo sa iyo? Umiyak din siya. Umiyak ko. Mag-ingat ako sa labas. At kung sakaling makalabas naman siya, magtutulungan kami para sa gobyerno.